Okay, magandang umaga. Nasa Filipino 9 pa rin tayo. Ikatlong markahan. Module 5. 5 to ha. At ang ating paksa ay alamat ni Prinsesa Manora. Sa pagtatapos ng module na ito, naasahang malilinang ang iyong kasanayan sa pamantayan ukol sa una, natutukoy ang pinagmula ng salitang etymolohiya. Pangalawa, naisulat muli ang maikling kwento ng may pagbabago sa ilang pangyayari at mga katangian ng sinuman sa mga tauhan. Ang sariling wakas sa naunang alamat na binasa. Pangatlo, nagbibigay kahulugan ang kilos, gawi at karakter ng mga tauhan batay sa usapang napakinggan. Pang-apat, napatutunayan ang pagiging makatotohanan, di makatotohanan ng akda. Sunod, bago tayo magsimula, subukin nyo munang sagutin ang gawaing subukin. Pero bago sumagot, basahin muna ang panuto. At ang panuto ay basahin at tunawain ang masumusunod na mga katanungan. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa hiwalay na papel. Yan. Tuklasin. Ngayon ay nasa bahagi ka ng pagtuklas. Alamin natin ang iyong ideya tungkol sa tatalakayin natin nating aralin sa pagbasa ng isang alamat. Okay. Ang buwang hugis suklay. Yan, isinalin sa Filipino ni Dr. Romulo M. Peralta. Okay, subukan nyo na. Simulan nyo na ang pagbabasa. Tapos na ba? Next. Okay, tapos na ba? Sunod. Okay, pag-unawa sa binasa. Panuto. Basahin at tunawain ang mga sumusunod ng katanungan. Isulat sa sagutang papel ang iyong kasagutan. Unang tanong. Bakit tinawag na hugis suklay ang buwan? Yan. Pangalawang tanong. Saan patungo ang mga isda at ano ang ipinabibili sa kanya ng kanyang asawa at anak? Yan. Pangatlo. Ano ang dahilan ng pagkakagulo ng mag-anak ilahad? Yan, pang-apat. Ano ang mga kaugaliang ipinakita ng bawat karakter? Yan, pang-lima. Magtala ng mga gawi at karakter ng mga tauhan na nabanggit sa akda. Yan. Okay, suriin. Ang bawat lugar o bagay o mga pangyayari ay may kaniya-kaniyang katawagan. O pangalan, ngunit alam mo ba kung ano ang pinagmulan ng mga katawagan o pangalang ito? Ito ay tinatawag nating alamat. Ayan, halina't ating basahin. O halina't basahin natin ito. Ang alamat ni Prinsesa Manora. Salin ni Dr. Romulo Peralta. Ayan. Okay, simulan nyo na ang pagbabasa. Okay, tapos na ba? Sunod. Okay, at ang kasunod. Yan, naintindihan niyo ba? Okay, pag-unawa sa binasa. Panuto, basahin at unawain ang mga sumusunod na katanungan. Isulat sa hiwalay na papel ang iyong kasagutan. Unang tanong, tungkol saan ang alamat na iyong binasa? Pangalawang tanong, paano sinimulan ng manunulat ang alamat? Pangatlong tanong, bakit gustong hulihin ni Fran Boon si Prinsesa Manora? Pang-apat, ano ang naging reaksyon ni Prinsesa Sutton na makita si Prinsesa Manora? Okay, panglima. Makatotohanan ba o di makatotohanan ang mga pangyayari sa akda?
pangatuwiran ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang kwento ni Prinsesa Manora ay isang alamat mula sa pinanggalingan ng bansang ito. Ang alam at o legend sa wikang Ingles ay tumatalakay at sa pinagmulan ng isang bagay, lugar o pangyayari o katawagan na maaaring katang-isip lamang o may bahid ng katotohanan. Ito ay isang uri ng kwentong nagsasalaysay tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay at ng mga pangyayaring mayroong pinagbatayan sa kasaysayan, kaugnayan ang alamat ng mga mito at kwentong bayan. Ang salitang alamat ay panumbas ng salitang legend as ng wikang Latin at legend na wikang Ingles, na ang ibig sabihin ay upang mabasa. Nang dahil sa pandarayuhan ng ating mga ninuno at nooy wala pang sistema ng panulat, ito ang nagpasalin-salin lamang. Ano ang tinatawag na kilos, gawi at karakter? Okay. Ang kilos ay kasing kahulugan ng gawa o paggawa, aktwal na kasanayan. Ang gawi naman ay tumutukoy sa pang-araw-araw na nakasanayan ng isang tao o grupo ng mga tao. Ang karakter o pag-uugali ng isang tauhan ay may paraan kung paano siya nag-iisip, kumilos at nagpapa siya batay sa papel na ginagampanan o binibigyang buhay. Sa isang alamat o kwentong maituturing mahalagang sangkap ang kilos, gawi at karakter ng isang tauhan, gumaganap upang maunawaan na mambabasa ang makatotohanan o di makatotohanan na mga pangyayaring inalahad. Nasasalig din dito kung paano tatanggapin ng mga tagapakinig o nakikinig ang mga aral at mensaheng hatid nito. Okay? Pagkilala sa makatotohanan at di makatotohanan, mga pahayag. Makatotohanan. Ito ay mga pahayag na nangyari o nangyari ng may dahilan o basehan. Ito rin ay suportado ng mga ebidensya o katuwirang ginagamitan nito na mga salitang nagpapahayag ng batayan o patunay, gaya ng batay sa, mula sa, at patunay, napatunayan, ayon sa, at iba pa. Okay, mga halimbawa. Okay, basahin nyo ang halimbawa. Yan. Kasunod, ang di makatotohanan. Ito ay mga pahayag na walang basihan. Kung bakit nangyari ito ay hindi suportado ang mga ebidensya o katuwiran o karaniwang itong ginagamitan ng mga salitang nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan o di katiyakan, tulad ng baka, sa aking palagay, palagay ko, sa tingin ko, marahil sa tingin ko, at iba pa. Yan, yan yung mga halimbawa niya. Okay, sa pag-aaral ng mga salita, mahalagang nalalaman natin ang pinagmulan o etimolohiya upang magamit ito sa wasto at naaayon sa sitwasyon. Okay, ano kaya itong etimolohiya? Pag sinabi nating etimolohiya, ito ay pinagmulan ng salita ay ang pag-aaral ng kasaysayan ng mga salita at kung paano ito nag-iba ang kanilang anyo at ibig sabihin sa paglipas ng panahon. Yan ang tinatawag na etimolohiya. Paraan ng pinagmulan ng salita. Pagsasama ng mga salita. Salita na nabuo sa pamamagitan ng pagsama-sama ng dalawa o higit pang mga salita. Halimbawa na lamang ang pamangkin. Para namang akin, pamangkin. Yan. Pangungusap. Yan, may mga halimbawa dyan. Okay, morphological na pinagmulan. Pag sinabi nating morphological na pinagmulan, nagpapakita ito ng paglilihis mula sa ugat ng salita.
posible na malayo ang kahulugan nito sa orihinal na ipinapahiwatig tungkol sa pag-aaral sa pagbabago ng anyo ng istruktura ng mga salitang nag-uugat ng mga salita mula sa iba pang salita na nagbago ang kahulugan. Halimbawa, obrero o manggagawa. Obra. Yan. Yan yung mga halimbawa niyan. Onomatopeya, naglalarawan ng pinagmulan ng mga salita batay sa tunog. Halimbawa na lamang ang tagaktak, tak, 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 tagaktak. Yan. Okay. Pagyamanin. Ang pagkilala sa mga tauhan ng isang alamat ay nararapat lamang. Sa pagsasanay na ito, iyong susubukin kung nakikilala mo ang mga tauhan sa akdang iyong binasa. Gawain 1. Nagmula saan? Kay panuto. Tukuyin ang pinagmulan ng mga salita sa ibaba at piliin ang tamang kasagutan sa loob ng kahon. Gayahin ang format at sagutin sa iwalay na papel. Yan. Appear. Appear. Balangay. Para namang akin. Photobomber. Tak, tak, tak. Para namang iyo. Photobombi. Yan. Panuto. B. Gawain B. Panuto. Mula sa mga etymolohiyang pinagmula ng mga salita na iyong naging kasagutan, bumuo ng mga pangungusap na nagsasaad ng kinapalolooban ng gawi at kilos ng mga tauhan sa mga nabasa mong halimbawa ng alamat. Gawin ito sa iwalay na papel. Yan. Okay? Gawain to. Punan mo ako. Kilalanin ng mga tauhan at bigyang kahulugan ng mga ang kanilang kilos, gawi at karakter sa usapang napakinggan. Ipabasa ito sa nakatatanda o sino mang makakatulong sa iyo. Isulat ang iyong sagot sa loob ng grapikong pantulong. Gayahin ang format at sagutin sa iwalay na papel. Yan. Sunod, gawain 3. Napatunayan mo or patunayan mo. Panuto. Isulat sa loob ng grapikong pantulong ang mga makatotohanan at di makatotohanang pangyayaring naganap sa akda. At bigyan ito ng mga patunay, gayahin ang format at sagutin sa hiwalay na papel. Yan. Isaisip. Ang isang akda gaya ng alamat ay kapupulutan ng aral o leksyon na maaaring maging gabay mo sa iyong buhay. Sa gawaing ito ay tiyak na mapapatibay mo ang mga aral na iyong natutuhan sa mga akdang iyong nabasa. Napakinggan. Panuto. Puna ng mga kahon sa ibaba ng mga aral o kaalamang nakapukaw sa iyong isipan. Gawin ito sa iwalay na papel. Yan. Okay, sa gawa. Ang pagbasa ng isang gawain ay nakalilibang at nakakatulong sa lahat upang lalong malinang ang iyong kaalaman. Sa gawaing ito ay masusubok naman ang iyong kakayahan sa pagbuo ng isang akdang kapupulutan ng aral. Panuto. Balikan ang alamat ni Prinsesa Manora at sumulat ng gusto mong maging wakas nito kung saan babaguhin mo o papalitan mo ang ilang pangyayari at mga katangian ng sinumang mga tauhan. At tukuyin ang pinagmulan ng salitang etymolohiya, bigyang kahulugan ng gawi, kilos at karakter ng mga tauhan na patunayan or patunay ang pagiging makatotohanan at di makatotohanan ng akda. Gawin ito sa hiwalay na papel. Yan. Okay, pamantayan sa pagwawasto. 5 puntos para sa nakakagamit ng wastong salita na kung saan natutukoy ang pinagmulan nito. 5 puntos naman kapag nailahad ng tama at angkop ang tema o paksa na binuong sariling wakas ng alamat. 5 puntos naman kapag nakapagpakita ng pagbabagong ginawa sa gawi, kilos at karakter ng tauhan sa isinulat na wakas. At 5 puntos kung nakatukoy ng patunay sa pagiging makatotohanan, di makatotohanan sa mga pangyayaring inilahad. Sa kabuuan ay 20
20 puntos. Okay, tayahin. Panuto. Basahin at unawain ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa hiwalay na papel ang letra ng tamang sagot. Yan. Okay, kasunod. At kasunod. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Kung tapos na kayong sumagot sa inyong tayahin, ay tapos na rin ang gawain sa inyong modules. Okay, muli. Maraming salamat. Oh, thank you.